Heaven is love's head, oh, my heart.
Okay, magandang umaga po sa ating lahat, no? Binabati po natin ang mga nanay ngayong araw na ito ng Happy Mother's Day po, no? So, tayo po ay nasa Sunday School ngayon at itutuloy po natin yung topic natin patungkol pa rin po sa mga gawa ng Banal na Espiritu. Binabati po natin yung ating mga kasama ngayon na nanonood at pagpalain po tayo ngayon ng Panginoon. Tayo po muna ay manalangin. Amang Diyos, salamat po ulit sa umagang ito na ibinigay niyo po sa amin. Humingi po ulit kami ng karunungang nagmumula sa inyo upang mapag-aralan po namin ang gawa ng Santong Espiritu sa aming mga buhay. Pagpalain niyo po kaming umagang ito at hayaan mo pong makakain po kami ng iyong salita, no, para po sa aming kaluluwa. Salamat po Panginoon at ang lahat na ito aming dalangin sa inyo sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So tuloy po natin yung ating pag-aaral na patungkol sa work of the Holy Spirit. Gusto ko lang pong balikan yung buntot ng pinag-aralan po natin last Sunday kasi medyo napabilis po. So nandito po tayo natapos yung number 2, that he gives evidence of God's presence, no? So sabi po, moreover, the Holy Spirit frequently made himself known by phenomena that indicated his activity both in the Old Testament and the New Testament periods. This was true when the Holy Spirit came upon the 70 elders with Moses and they prophesied, no? So Numbers 11:25 pababa, no? So last time po pinag-aralan po natin itong 70 elders, no? Kung nagbabasa sa pagbabasa po natin ating mga Bible ay nabasa na po natin ito. Ang title po nito sa Tagalog ay pumili si Moises ng 70 pinuno. So babasahin ko po yung bilang 11, chapter 11 verses 4 hanggang 6. Sabi po dito, ang mga dayuhang sumama sa paglalakbay ng mga Israelita ay nanabik sa dati nilang pagkain at nagaya sa kanila ang mga Israelita. Kaya nagreklamo na naman sila, ang sabi nila, kailan pa ba tayo makakatiim ng karni? Mabuti pa sa Ehipto, doon nahihingi lang ang isda. At naaalala ba ninyo ang pipino, pakwan, sibuyas, bawang at gulay na kinakain natin noon? Nanghihina na tayo ngayon, walang makain dito kundi ang manang ito. At makikita po natin dun sa verses 10 to 15 naman, ito naman po yung nagreklamo si Moises, no? Sabi po niya dito, narinig ni Moises ang reklamo ng lahat ng sambahayan na nakatayo sa pintuan ng kani-kanilang tolda, ngunit nagalit ng labi si Yahweh kaya nanlumo si Moises. Itinanong ni Moises kay Yahweh, bakit ninyo ako ginaganito? Anong kinagagalit ninyo sa akin? Bakit ninyo ako binigyan ng ganitong kabigat na pasanin? Ako ba ang nagsilang sa kanila? Aalagaan ko ba sila tulad ng pag-aalaga ng ina sa kanyang anak? Hanggang makarating kami sa lupang ipinangako niyo sa aming mga ninuno. Ayaw nila akong tigilan ng kahihingi ng karne. Saan ako kukuha ng karne para sa ganito karaming tao? Hindi ko sila kayang alagaang mag-isa. Napakabigat ng pasaning ito para sa akin. Kung ganito rin lamang ang gagawin ninyo sa akin, mabuti pa'y mamatay na ako ngayon din kaysa maghirap ng matagal. Now, ano po ang katugunan ni Yahweh, no? Parang nabigatan na po si Moises po dito to the point na sabi niya, mas mabuti pa mamatay na ako, no? Kaysa maghirap ng ganito katagal. Pero ito po ang tugon sa kanya ng Panginoong Diyos, no, ni Yahweh sa bilang chapter 11 verse 16. Sabi po dito, dahil dito sinabi ni Yahweh kay Moises, pumili ka ng 70 matatandang pinuno sa Israel, iyong mga kinikilala sa kanilang lipi, at isama mo sa toldang tipanan. Pagdating ninyo roon, bababa ako at makikipag-usap sa iyo. Ano pong sabi? Babahaginan ko sila ng espiritong ibinigay ko sa iyo upang makatulong mo sila. So makikita po natin dito, no, that Moses' request for assistance is met as the Lord and those 70 elders with the gift of prophecy. Pinagbubulay-bulayan ko po itong salita ng Panginoon, no? At si Moises, kahit kilala po natin siya, pero dumating po yung time na parang bigat na rin po siya, no? Dun sa pasanin na ibinigkaloob sa kanya ng Diyos to the point na gusto niya nang mamatay. At makikita po natin dito na ang Panginoong Diyos naman ay always ready na mag-provide po ng assistance, no? At katulad nga po dito, sabi po ng ating talata, inutusan po niya si Moises na pumili ng 70 matatandang pinuno sa Israel
At sabi po niya dito, babahaginan ko sila ng espiritong ibinigay ko sa iyo. Now, pero last time, pinag-usapan din po natin na ano po ang difference nitong pitong 70 elders na ito kay Moses, no? Now, sabi po dito, unlike Moses with his unique gift of prophecy, no? So, mamaya titingnan po natin yan. Ang difference po ay ito. Sabi po, these elders prophesied only for a short time. So, sa English Bible niyo po, may mababasa po tayo na they did not continue doing it. So, sa Tagalog translation, mamaya titingnan po natin yan. So, ibig po sabihin, only for a short time na nag-prophesy itong mga elders na ito, no? Pero, ganun pa man, kahit temporary lang po yung kanilang propesiya, pero sabi po, this was enough to give them credibility as assistance to Moses, no? So, napag-usapan din po natin last time yung ano po ba yung uniqueness ng pagiging prophet ni Moses, no? So, natatandaan po natin itong kwento sa Bilang chapter 12 verses 1 to 5, no? Ito po yung kwento na nagreklamo po si Miriam at Aaron kay Moses, no? At ayos ko pong basahin dito, sabi po dito, sina Miriam at Aaron ay nagsalita ng laban kay Moises dahil sa babaeng kusita na kanyang pinakasalan. Sapagkat siya ay nag-asawa nga ng isang babaeng taga-Kus. Ang sabi nila, sa pamamagitan lang ba ni Moises nagsasalita si Yahweh? Hindi ba sa pamamagitan din natin? Narinig ni Yahweh ang usapan nilang ito. Si Moises naman ay isang taong mapagpakumbaba, higit kanino mang nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Dahil dito tinawag ni Yahweh sina Moises, Aaron at Miriam, sinabi niya magpunta kayong tatlo sa toldang tipanan. At nagpunta nga sila. Si Yahweh ay bumaba sa anyo ng haliging ulap at tumayo sa pintuan ng toldang tipanan. Tinawag niya sina Aaron at Miriam. Paglapit nila, ito po ang sabi po sa verse 6, no? Ang sabi po dito, sinabi niya, pakinggan ninyo ang sasabihin ko. Kung ang sinumay nais kong piliing propeta, nagpapakilala ako sa kanya sa pangitain at kinakausap ko siya sa panaginip. So, paano daw po nangangusap ang Diyos sa kanyang piniling propeta? Nakikipag-usap po siya sa pamamagitan ng pangitain at panaginip. Pero sabi po sa Arugtong sa Bilang chapter 12 verse 7, ngunit kaiba ang ginagawa ko kay Moises, sapagkat ipinagkatiwala ko sa kanya ang aking buong sambahayang Israel, kinakausap ko siya ng harap-harapan at sinasabi ko sa kanya ang lahat sa maliwanag na paraan, hindi sa pamamagitan ng talinghaga. At siya lamang ang nakita sa aking anyo. So nakita po natin yung difference ng pagiging propeta ni Moises po, no? Sa iba, nangungusap ang Diyos sa mga propeta sa pamamagitan ng pangitain at panaginip. Pero kay Moises po, sabi, harap-harapan, no? Kinakausap ko siya ng harap-harapan at sinasabi ko sa kanya ang lahat sa maliwanag na paraan at hindi sa pamamagitan ng talinghaga. And also, sabi ko nga dito, no? Siya lamang ang nakakita ng aking anyo, no? So, yun po ang pinaka-difference po ni Moises, yung kanyang pagiging propeta, sa ibang mga ordinary prophets. Now, balik po tayo dito sa 70 elders, no? Pero makita nga po natin na itong 70 elders, they prophesy only for a short time, no? So, nabasa po natin that they did not continue doing it, no? Pero sabi nga po, this is enough to give them credibility as assistance to Moises, no? So, makita po natin yung tulong ng Panginoong Diyos kay Moises na nung sa panahong kailangan po niya ng assistance, ay nagpadala naman po, nagbigay ng tulong ang Diyos kay Moises, no? So, sabi po sa Bilang 11, no? Tuloy po natin ito, chapter 11, verse 24. Lumakad na si Moises at ibinalita sa mga Israelita ang sinabi ni Yahweh. Isinama niya ang 70 pinuno ng Israel at pinatayo sa paligid ng toldang tipanan. Now, take note po, no? Ito yung last time na pinag-usapan din po natin na ang pangyayaring pong ito, nandun po sila ang senaryo, sila po ay nasa toldang tipanan, no? At sabi po dito, bumaba si Yahweh sa ulap at kinausap si Moises, ang 70 matatandang pinuno ay binahaginan nga niya ng Espiritu.
tulad ng ibinigay niya kay Moises. So ano pong ginawa ng Diyos? Binahagi na din po niya ng kanyang espiritu ang 70 matatanda or yung 70 elders katulad ng ibinigay niya kay Moises. At sabi po sa karugtong, sila'y napuspos ng kapangyarihan at nagpropesiya. No? So kung ano po yung nagagawa ni Moises, yun din po ang kanilang nagagawa. Pero ito nga po ang difference nitong 70 elders kay Moises. Sabi po sa karugtong, sa Bilang chapter 11 verse 25, ngunit hindi na nila ito muling ginawa. So only for a short period of time, no? So temporary lang po ito, no? Pero enough nga po para maasistahan si Moises, no, sa kanyang ginagawa, no? Now, gusto ko din pong pansinin natin itong dalawang itong verse na kasunod po, no? Now, sabi po dito sa verse 26 dun sa karugtong, no? Sabi po dito, may naiwang dalawang pinuno sa kampo, no? Eldad ang pangalan ng isa at Medad naman ang isa. Tinawag silang kasama ng 70, ngunit hindi sumama. Gayunman, sabi po dito, binahaginan din sila ng Espiritu ni Yahweh, kaya sila'y nagpahayag din tulad ng mga propeta sa loob ng kampo. Nakita pala sila ng isang binata at patakbong itong nagpunta kay Moises. Sinabi niya sina Eldad at Medad ay nagpapahayag sa kampo. Now, mapapansin po natin kanina na sabi ko po na yung senaryo nung sa 70 elders, nandun po sila sa toldang tipanan, pero merong dalawa na nakahiwalay. So, sabi po dito, itong si Eldad at Medad, nasa kampo, no? Nasa camp. Pero yung 70 elders, nandun sa toldang tipanan, pero kahit nakahiwalay po itong dalawa na nasa kampo, ay sabi po dito, binahaginan din sila ng Espiritu ni Yahweh at sila din po ay nagpahayag, no? Kaya sila ay nagpahayag din tulad ng propeta sa loob ng kampo, no? Now, meron pong nakakita, no, isang binata, no, at nagsumbong po siya kay Moises. Yun pong si Eldad at Medad, nagpapahayag sa kampo. At sino pa po ang isang nag-react? Ito po, si Joshua, no? Sa Bilang 11:28, sabi po dito, dahil dito sinabi ni Josue na anak ni Nun at lingkod ni Moises, bakit di po ninyo sila sawayin, no? So, ang tanong po dito, kung kayo si Moises, no? Nandito kayo kasama ang mga elders dun sa toldang tipanan, no? Binahaginan sila ng Espiritu ni Yahweh at sila'y nagpahayag. At merong nakahiwalay doon, no? Nandun naman sa camp, no? Sa kampo, si Eldad at Medad, no? Kaya po sila napansin ng probably itong mga tao kasi mas obviously mas naka-expose po sila, no? Nasa camp po sila. Ang pangalan po nila ay Eldad at Medad. And itong concern na ito ay nakarating na din po sa commander po, no? Kay Josue. At ito po yung sinabi ni Josue kay Moises, eh bakit hindi nyo sila sawayin, no? So kung kayo po si Moises, no, anong gagawin niyo po? Sasawayin niyo din po ba itong dalawa? Bakit kayo nandyan, no? Nagpa-prophesy kayo, wala namang kayo dito, no? Now, sabi po dito, it is unclear whether or not Eldad and Medad were attached to the group of 70. So, hindi sila clear kung kasama talaga sila dito sa 70. Probably yes, pero nakahiwalay sila, wala sila sa toldang tipanan. Probably wala din, hindi sila talaga kasama, pero nakapag-prophesy po sila kasi sabi po ng scripture, binahaginan din sila ng Espiritu ni Yahweh. Pero sabi po dito, in any case, they prophesied in a different place, no? So, nasan si Eldad at Medad? Nandun po sila sa camp. And yung 70, nag-prophesy, nandun naman po sila sa around the tent or the toldang tipanan, no? So, this made their prophesying much more obvious to the other Israelites, which was a concern to Joshua. So, ulitin ko po yung tanong, kung kayo si Moises, nakarating sa inyo na may nagpa-prophesy din, nandun dalawa, si Eldad at Medad, no? So, bakit hindi nyo siya sawayin? So, kung kayo po si Moises, ang tanong ko, sasawayin niyo po ba itong dalawang taong ito? However, tingnan po natin yung sagot ni Moises. However, Moses' prayer, no, ito po ang kanyang sagot, would that all the Lord's people were prophets, no? Ito po ang kanyang sagot, no? So, tinitingnan ko po, no, napaka-unselfish po talaga ng sagot ni Moises, no? At sa Tagalog, sabi po dito sa verse 29, babasahin ko po yung tugon ni Moises sa Bilang chapter 11, verse 29. Ngunit sinabi ni Moises,
Nangangamba ka bang ako'y mababawasan ng karangalan, no? So, siyempre, baka pag marami na nagpa-prophesy, eh, nangangamba ka ba? Baka mawala sa akin, mabawasan ako ng karangalan. Pero hindi nga po selfish si Moises, no? At ito po yung kanyang tugon sa karugtong sa bilang chapter 11 verse 29 pa rin. Sabi po niya, gusto ko ngang maging propeta at mapuspos ng Espiritu ni Yahweh ang lahat ng mga Israelita. So, sometimes, no, baka ganito din po tayo, no, sabi nga po, parang sinasarili ang mga gift, or minsan gusto natin tayo lang yung may gift na gano'n, no, nakasentro sa ating mga sarili, no, ang lahat, no. Pero, at nangangamba din po tayo, maybe, no, na baka mabawasan tayo ng karangalan, no. At siguro kung i-apply natin ito, no, for example, kahit sa aking sarili, so, sino po ba, ako lang po ba ang may kagustuhan na magpahayag, mag-preach, no? So, ang answer po, hindi, no? Mas maganda kung mas marami ang nangangaral ng salita ng Diyos, no? At hindi tayo dapat mangamba, no? Kahit na yung iba, baka mas magaling mag-preach sa atin, no? Hindi po tayo dapat mangamba dyan kasi napakalawak po ng gawain ng Panginoon at mas marami ang may kakayahan magpahayag, hindi mas marami tayong mapapadala, no? Mas marami po tayong masusugo. Mas kakalat ang salita ng Diyos at mas marami po ang lalakas sa pananampalataya, no? So hindi po mas maganda na mas madami ang may kakayahan magpahayag ng salita ng Panginoon kaysa kakaunti upang mas lalong lumaganap ang kanyang salita, no? So ganito po si Moises, no? Mas gusto po niya na lahat ay mapuspos ng Espiritu ni Yahweh at lahat ay maging propeta, no? So, tingnan po natin, no? So, ito pong prayer po ni Moses, no? Moses' prayer would that all the Lord's people were prophets, no? Yan po ang kanyang panalangin. At makita po natin, itong panalangin po niya, it anticipates Joel's vision of the day of the Lord, no? When your sons and your daughters shall prophesy, no? So, actually, ito, Old Testament pa po ito, kapanahunan po ito ni Moises. Pero, later on, ito pong si Prophet Joel, nagkaroon po siya ng vision, no? Yung tinatawag po na the day of the Lord. At ito pong vision ni Joel, no? Yung kanyang prophecy, na sabi po niya, your sons and your daughters shall prophesy. So, napansin niyo po yon from Moses. Sabi niya, sana nga, lahat ng Lord's people o lahat ng Israelita ay mga prophets, nagpapayag ng salita ng Diyos. At nakita po natin na after po ni Moses, si Prophet Joel naman po, in-anticipate po niya ito. May binabanggit po siya sa Joel chapter 2 verse 28, titingnan po natin yan mamaya. At after po ni Prophet Joel sa Old Testament, nagkaroon naman po ito ng katuparan dito po sa New Testament, sa Acts chapter 2, no? So, tingnan po natin isa-isa, no? Ito pong Joel chapter 2, verse 28. So, sabi po ni Propeta Joel, sabi po niya, Joel chapter 2, verse 28. Pagkatapos nito, ipagkakalob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao, no? Ang nagsasalita po nito ay si Yahweh. Ipapahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Magkakaroon ng mga panaginip ang inyong matatandang lalaki at makakakita ng mga pangitain ang inyong mga kabataang lalaki. At sabi po sa Joel chapter 2 verse 29, sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu, maging sa mga alipin, lalaki man o babae. So, ang galing po, no? Time ni Moses, sabi niya, sana, I wish lahat ay propeta, nagpapayag ng salita ng Diyos, I wish lahat ay mapuspos ng espiritu ng Diyos, no? At ito po ay pinprophesy po ni Prophet Joel, which is almost about 600 years bago po ng Book of Acts, no? So nakita po natin yung pagitan, sinabi po ito ni Joel, ni Prophet Joel, and after 600 years, nagkaroon po ito ng pagsasakatuparan dito po sa Book of Acts, chapter 2, nung Day of Pentecost, no? So basahin ko din po natin yung talata, no? Sa Gawa, chapter 2, verse 1 hanggang pababa, no? So, alam po natin yung background, umakyat na po ang Panginoon, and sabi niya, hintayin niyo ang pagbaba ng Banal na Espiritu. Now, sabi po dito sa Gawa, chapter 2, verses 1, pababa, babasahin ko po.
nagkakatipon silang lahat sa isang lugar na sumapit ng araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. At ano pong sabi ng Gawa chapter 2 verse 4? At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo. At ano pong nangyari after nilang mapuspos ng Espiritu Santo? At nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. So last time pinag-aralan po natin that this itong speaking in tongues po ito ay known language, no? So ito po, no? Acts chapter 2, napuspos sila ng lahat ng Espiritu Santo at nagsimula po sila magsalita ng iba't ibang wika. Now, sabi po dito sa karugtong na verse, no? Acts chapter 2 verse 5 hanggang 15. So may mga debotong Hudyo noon ng Jerusalem na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. Nang marinig nila ang ugong, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. Sa pagkamangha at pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba mga taga-Galilea silang lahat? Bakit sila nakakapagsalita sa ating wika? Tayo mga taga-Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea at Cappadocia, Ponto at Asia. Mayroon pa sila sa ating mga taga-Friga, Pamphila, Ehipto at sa mga lupain ng Libya na malapit sa bayan ng Sirene. At mga nagmula sa Roma, mga Hudyo at mga Hintil na naakit sa pananampalatayang Hudyo. May mga taga-Kreta at Arabia din. Paano sila makapagsalita sa ating mga wika tungkol sa mga kahanghangang ginawa ng Diyos? Hindi nila lubusang maunawaan ang nangyari, kaya nagtatanungan sila, ano ang kahulugan nito? Ngunit may ilang nagsabi ng pakutya, lasing lamang ang mga iyan. Kaya tumayo si Pedro kasama ang 11 apostol at nagsalita ng malakas. Mga taga-Hudeya at kayong lahat na mga panauhin sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang sasabihin ko. Hindi lasing ang mga taong ito gaya ng palagay ninyo. Alas 9 pa lamang ng umaga ngayon. Pero sabi po dito sa Gawa chapter 2 verse 16, ang nakikita ninyo ay katuparan ng ipinahayag ni Propeta Joel, no? So gaano po katagal ang pagitan nito? Almost 600 years, no? Pero sabi ni Pedro, hindi, yung nawi-witness nyo ngayon actually ay katuparan ng ipinahayag ni Propeta Joel. At sabi po niya sa verse 17, ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Ipagkakaloob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao, ipapahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe, ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita nga ng mga pangitain, at ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Sa panahon iyon, ibibuhos ko rin ang aking espiritu, ang aking mga alipin maging lalaki at maging babae at ipapahayag nila ang aking mensahe. No? So, ang haba po ng pag-itetrace po natin, no? Nung time ni Moses, yun ang kanyang sabi, sana lahat magpuspos ng banal ng Espiritu ng Diyos, no? At magpahayag. At sinabi po yan ng Propeta Joel, and after 600 years, nagkaroon po yan ng katuparan, kinote po yan ni Apostle Peter nung sila po ay nag-speaking in tongues. No wonder even sa kapanunan po natin ngayon, natutuwa po tayo kapag may mga kabataang lalaki, mga babae na nagpapahayag ng salita ng Panginoon. So yun po ang ating makikita. So may time pa po tayo, no? So ituloy po natin, no? Meron pa po tayong 7 minutes, no? So ang isa pa pong example po dito, no, kung paano nagre-reveal ang banal na espiritu ay sabi po dito is when the Holy Spirit came upon the judges to enable them to do great works of power. No? So, nakita po natin kanina sa 70 elders na na-reveal na Holy Spirit ang kanyang kapangyarihan. Nag-prophesy po ang mga 70 elders. And dito naman po, makikita po natin ang isang example nung dumating daw po ang banal na espiritu sa mga hukom at in-enable daw po sila na para gumawa ng mga great works of power.
So ang isang example po dito ay ito pong si Samson, no? Now, alam niyo po ba, hindi ko po alam kung familiar po kayo dito sa Samson's 10 feats of strength and heroism, no? Now, pag sinabi pong feats, no, sabi po an achievement that requires great courage, skill or strength, no? So, alam niyo po ba na sa Bible sa Judges, no? Chapter 14, 15, tsaka 16, ay meron pong 10 pagkakataon na ipinamalas po ni Samson ang kanyang strength. No? Pero sabi po dito, in 3 of these, no, the Spirit of the Lord rushed upon him. No? So, hindi po natin ganong i-elaborate yung 10 feats na ito. Pero makikita po natin, doon po nung ipinamalas po ni Samson yung kanyang kalakasan, yung pong feats number 1, yung feats number 2, at saka po yung feats number 5, no? Mababasa po natin sa Bible that the Spirit of the Lord rushed upon him, no? At titingnan po natin yung mga talata mamaya. So yung feats number 1, ito po yung killing of the lion, no? Pumatay po siya ng isang leon. And yung number 2 naman po, yung killing of the 30 Philistines, yung kinuhanan po niya ng damit, no? And yung number 5 naman po, yung nakawala po siya sa rope, at pinatay po niya yung 1,000 Filisteo, no? So, ito po yung mga unang araw ng kanyang pagiging hukom, no? So, isa-isain po natin ito, no? Kasi titingnan po natin dito kung paano dinisplay ng Holy Spirit ang kanyang kapangyarihan, no? So, unahin po natin yung isa, yung una, yung sa Hukom chapter 14. So, ang title po nito ay nag-asawa si Samson sa na dalagang taga-Tigna, no? So, unahin ko po yung Hukom chapter 14 verse 5. Sabi po dito, pumunta si Samson sa Timna kasama ang kanyang mga magulang habang dumaraan sa isang ubasan, may isang batang leon na umuungal kay Samson. So ang background po nito, di ba po, may nagustuhan po si Samson na dalagang taga-Timna at siguro mamamanhikan po sila kasama po niya yung kanyang mga magulang. Pero sabi po dito, nung dumaraan po siya, no, kasama ang kanyang mga magulang, ay meron po siyang nadaan ng isang batang leon na umaatungal. Pero sabi po sa karugtong, sa Hukom, chapter 14, verse 6, sabi po, ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang lumukob sa kanya. No? Ito po yung binabanggit natin kanina sa English translation that the Spirit of the Lord rushed upon him. At sabi po dito, nung ito ay makapangyarihang lumukob sa kanya, ano pong nangyari, anong demonstration nito? Sabi po dito, at niluray niya ng kanyang kamay lamang ang leon na parang lumuluray ng isang batang kambing. No? So, yan po yung unang makita po natin na binanggit sa Bible, dun sa 10 kalakasan ni Samson, pinamalas niya ang kanyang kalakasan. Ito po yung una, no? Yung feats number 1. No? Yung Spirito ng Panginoon ay lumukob sa kanya at pinatay po niya yung leon. And then, makikita po natin yung pangalawa, no? Natatandaan po natin, no? Siguro hindi na natin naano yung pinaka-background, pero, di ba, nagkaroon po siya ng palabugtong dun sa mga abay, no? At makita po natin, nung natalo po siya sa bugtong, kasi dinaya din siya ng mga 3 kabataang abay nung kanyang mapapangasawa, pero sabi po dito, ang pustahan po kasi nila kung sino matatalo magbibigay ng magagandang damit, no? Pero sabi po dito sa Hukom chapter 14 verse 19. Ang sabi po, at ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang lumukob sa kanya, no? So sa pangalawang pagkakataon, mababasa po natin sa buhay ni Samson, ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang lumukob sa kanya at siya'y lumusong sa askalon, no? At ano naman po ang pinaka makikita po natin anong nangyari sa kanya nung lumukob sa kanya Espiritu ng Panginoon. Ang sabi po, pumatay siya ng 30 lalaki sa kanila at kinuha ang kanilang samsam at ibinigay ang magagarang bihisan sa mga makapagpaliwanag ng bugtong. No? So, yun po ang makikita po natin. No? So, yung una, nung siya'y pumatay ng leon, at yung pangalawa naman po, makikita po natin, nung ang Espiritu ng Panginoon ay, nung siya ay pumatay ng 30 Filisteo at kinuha ang kanilang mga kasuotan, binabanggit din po ng Bible na ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob sa kanya. And lastly, siguro dito po ako magtatapos po muna, yung pangatlo naman po,
nung nilupig po ni Samson ang mga Filisteo. At makikita naman po natin yan sa Hukom chapter 15 verse 19 pababa, no? Babasahin ko po muna itong Hukom 15:19-14. Isang araw, sabi po dito, kinugkob ng mga Filisteo ang Huda at ang bayan ng Lehi. Nag-usisa ang mga taga-Huda, "Bakit ninyo kami sinalakay? Upang huliin si Samson dahil sa kapinsalaang ginawa niya sa amin," sagot nila. "Ang 3,000 kalalakihan ng Huda ay nagpunta sa yungib ng Etam." Tinanong nila si Samson, "Hindi mo ba alam na tayo'y sakop ng mga Filisteo? Bakit mo ginawa ito sa kanila? Heto, pati kami nadamay. Ginantihan ko lang sila sa ginawa nila sa akin," no? Sagot niya. Sinabi nila, "Naparito kami upang gapusin ka. Ibibigay ka namin sa Filisteos." Si Samson, sabi ni Samson, "Payag ako kung hindi niyo ako papatayin." Sinabi nila, "Hindi ka namin papatayin. Gagapusin ka lang namin at ibibigay sa kanila." At siya ay ginapos nila ng 2 bagong lubid. Pagdating nila sa Lehi, sinalubong sila ng naghihiyawang mga Filisteo. Pero sabi po dito sa Hukom chapter 15 verse 14, sabi po dito, "Ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang lumukob sa kanya." At ano pong nangyari? Ano pong evidence po nito? Sabi po dito, "At ang mga lubid na nasa kanya, mga bisig, ay naging parang lino na natupok sa apoy, at ang kanyang mga tali ay nalaglag sa kanyang mga kamay." At sabi po dito sa last verse po natin, Hukom 15:15, "Siya'y nakakita ng isang sariwang panga ng asno at iniunat ang kanyang kamay at dinampot iyon at ginamit sa pagpatay sa 1,000 lalaki." So, dun po sa 10 feats, no, dun sa display ng kalakasan po ni Samson, 3 po doon na binabanggit ng Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang lumukob sa kanya. So, bakit kaya 3 lang, no? Hindi binanggit sa 10 na ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob sa kanya, pero doon lang po sa unang part ng kanyang buhay. And try po natin sagutin yan sa next Sunday sa pagpapatuloy po ng ating Sunday School. Pero hindi po ba maganda na ang banal na Espiritu ay laging nandyan at nagre-reveal po siya sa atin, no? At nagbibigay po siya sa atin ng kakayahan para po magampanan po natin ating mga ministeryo. Siya po ang patuloy na nag-empower sa atin at patuloy na nagre-reveal ng kanyang sarili po sa atin. So, pagpalain po tayo ng Panginoon ngayong umaga sa kanyang mga salita. Patuloy po tayo mag-stay tuned kasi ang kasunod po nito ay ang ating worship service ngayong umaga, alas 10 a.m. po. So, tayo po muna ay magbukas sa panalangin. Amang Diyos, salamat po ulit sa iyong mga salita na aming marinig. Tunay na ang Banal na Espiritu ay palaging nandyan, nagbibigay ng kapangyarihan po sa amin para po magampanan po namin, magawa po namin ang lahat ng tungkulin na ibinigay niyo po at iniatang po sa amin. Wala po kaming kakayanan sa aming mga sarili, pero salamat Panginoon kung kayo po ay makapangyarihang lulukob sa amin or magdi-display ng iyong power sa amin, ay magagawa po namin ang lahat ng pinagagawa mo po sa amin. Salamat po Panginoon sa iyong mga salita. Patuloy mo po kaming ihanda ngayong umaging ito sa aming pagsamba po sa inyo. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan at ang lahat na ito ay aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat.